Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang mainit at malinsang ang panahon sa malaking bahagi po ng Luzon and Visayas dahil pa rin yan sa easterlies o yung hangin po galing sa Pacific Ocean. At siyang itong easterlies ang magdadala po ng mga pulupulong pag-ulan o pagkitlat pagkulog ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Samantala, mas maulan naman sa malaking bahagi po ng Mindanao dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone o itong ITCZ na siyang tagpuan po ng hangin from the northern and southern hemispheres. At minsan malalakas po yung mga pag-ulan, kaya pinag-iingatan natin sila sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Simula po mamayang hapon o ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, pinakamataas ang tsansa ng pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, gayon din sa may Davao Region and Soccsajen, light to moderate with at times heavy rains. Kaya mag-ingat po sa mga flash floods or landslides at magdala ng payong kung lalabas ng bahay. May chance rin ng pag-ulan dito sa may northern Mindanao, lalo na sa may Bukidnon at dito rin po sa may Caraga Region, especially sa may Agusan del Sur. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Visayas, sa may southern portions, asahan na rin po yung mga pag-ulan dyan, lalo na sa may areas po ng Bohol, malaking bahagi ng Sikihor, southern portions of Cebu and Negros Oriental may mga pag-ulan din dahil din sa ITCZ. Habang natitirang bahagi ng Visayas plus malaking bahagi ng Luzon is partly cloudy to cloudy skies ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. At kung mapapansin po nila, mayroong mga asahang thunderstorms dito po sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, mga kalapit na lugar sa may Cagayan and Isabela at sa mga kabundukan pa dito sa may Southern Luzon and Samar Provinces. At base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong mga kumpol ng ulap dito sa may Mindanao na posibleng maging low pressure area or bagyo hanggang sa matapos ang linggong ito. Bukas, May 1, Labor Day, araw po ng Miyerkules, aasahan pa rin natin yung weather conditions na halos katulad po nitong araw na ito. Asahan pa rin natin na bahagyang maulap hanggang kung minsan maulap ang kalangitan sa may eastern side ng Luzon habang maaliwalas ang panahon or fair weather conditions over the rest of Luzon sa umaga hanggang sa tanghali. Then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, may mga tsansa ng kaulapan dito sa may Metro Manila, gayon din sa mga kalapit na lugar sa may Central Luzon and Calabarzon, habang posible ang mga kaulapan sa may Cordillera Region pa rin, plus Ilocos Region and Cagayan Valley, nasasamahan ng mga isolated thunderstorms na tatagal lamang po ng 2 hanggang 3 oras. Yung temperature natin sa Metro Manila mananatiling mainit pa rin po, yung temperatura ng hangin 37 degrees Celsius po bukas katulad ngayong araw. Habang sa malaking bahagi pa ng Central Luzon, Cagayan Valley, and Ilocos Region, mananatiling mataas din po yung ating air temperatures. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, katulad din po na weather conditions ang mararanasan as today by tomorrow. So asahan pa rin po ang maliwalas na kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali in many areas and sinasamahan lamang ito ng kaulapan at mga pulupulong pag-uulan na nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras, lalo na po sa may areas ng Eastern Visayas at Panay Island. Temperature natin dito sa Metro Cebu from 27 hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, by tomorrow, makulimlim pa rin po ang panahon sa malaking bahagi nito, lalo na sa may southern portions, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, may mga pag-ulan pa rin sa umaga. Sa may Zamboanga Peninsula, lalo na sa may Zamboanga City and Zamboanga Sibugay, dito po sa mga areas, paligid po ng Moro Gulf, kabilang na dyan ang Sultan Kudarat, Lanao del Sur, Maguindanao Provinces, Sarangani, South Cotabato, hanggang dito po sa may eastern side, Davao Oriental and Davao Occidental, mga karanas ng makulimlim na panahon. May mga kalat-kalat na ulan, so hindi naman po tuloy-tuloy ng mga pag-ulan nito, pero magdala pa rin po ng payong dahil sa epekto ng ITCZ. At sa ating mga kababayan naman, over the rest of Mindanao, itong Zamboanga del Norte, hilagang bahagi ng northern Mindanao plus Caraga Region is partly cloudy skies in general na sinasamahan ng mga minsang kaulapan at may mga tsansa rin po ng mga pulupulong ulan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Temperature natin sa Metro Davao hindi po kainitan, mula 25 hanggang 29 degrees Celsius, habang sa may Zamboanga hanggang 31 degrees Celsius. In terms of our heat index po para bukas, aasahan pa rin natin sa malaking bahagi ng ating bansa, almost 40 na stations po ng PAGASA magkakaroon ng dangerous levels of heat index kung mapapansin po nila itong mga dark orange. Kabilang na dyan ang malaking bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, itong western sides ng Mimaropa and Calabarzon, dito rin po sa may areas ng Catanduanes, Camarines Sur, malaking bahagi ng Western Visayas, maging dito rin sa may Tacloban, Calbayog Samar, Giwan Eastern Samar at sa Mindanao ilang bahagi lamang, kabilang ng Cotabato City and Zamboanga City,
nasa 42 degrees or higher yung ating possible na heat index. By tomorrow sa Metro Manila hanggang 44 degrees Celsius. Then highest po dito sa may Dagupan City up to 48 degrees. At 46 degrees naman yung maximum heat index by tomorrow. Iba Zambales, Aparicagayan, and Tuguegarao City sa Cagayan. Para po malaman yung kabuuan listahan ng mga heat index, bisitahin lamang po yung ating website o yung aming website na pagasa.dosc.gov.ph or i-type lamang po itong link na nakikita sa inyong screen, pagasa.dosc.gov.ph/weather/heat-index or scan lamang po itong QR code na nakikita sa inyong screen. Nakikita po niyo yung listahan ng lahat ng ating mga estasyon na pag-asa. For the past 5 days, makikita natin yung computed na heat index. And for the next 2 days, makikita natin yung forecast heat index. Uniulit natin, no, pagasa.dost.gov.ph/weather/heat-index. At para naman po sa mga susunod na araw, aasahan pa rin natin ang epekto ng easterly sa malaking bahagi ng bansa. From May 2 hanggang sa weekend, aasahan pa rin natin yung mainit at maalinsangan na panahon at wala tayong nakikitang senyalis pa po na bababa yung ating mga temperatures. For Metro Manila, may chance na makulimlim po tayo pagsapit po ng Thursday ng tanghali. But for Friday and Saturday, mostly maaraw at mababa ang chance ng ulan. Dito naman sa may Baguio City and the rest of Cordillera Region, medyo maulap pagsapit po ng tanghali at hapon na sinasamahan lamang ng pulupulong ulan. Sa umaga, fair weather conditions naman. At sa malaking bahagi ng Kabikulan, bahagyang maulap hanggang minsan maaraw pa rin ang kalangitan at merong mga pulupulong ulan sa tanghali ng Thursday. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, andyan pa rin yung mainit na panahon, epekto pa rin ng easterlies yan. For Friday, may chance po na may mga uulaning lugar dito sa may Panay Island plus the eastern portion of Visayas. Then by Thursday and Saturday, malaking bahagi ng Visayas pa rin ang makakaranas ng maaraw na panahon, mainit lalo na sa tanghali, and then sinasamahan din ng mga isolated rain showers lamang. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, from Thursday hanggang Saturday, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan at pinakamay tsansa ng ulan itong eastern sides, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, hanggang sa may southern portion such as Sarangani, South Cotabato, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and Zamboanga City. May mga tsansa lamang po ng mga afternoon thunderstorms, but for morning up until tanghali, maaraw naman sa malaking bahagi po ng Mindanao at pinakamainit pa rin sa mga syudad. Sunset natin ay 6:13 p.m. at ang sunrise bukas pa rin ay 5:34 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estarejan na nagsasabing sana mapanahon, Pag-asa, magandang solusyon.